If you want to be an effective social media manager, you have to be a content creator yourself. So many reasons why. Ang dami dito online na sinasabi nila, I am a social media manager and I can help you with this, this, and this. But when you look at them, they don't practice it. Okay? What are the advantages kung ikaw ay isang social media manager and you are a content creator as well? Number one, okay, meron kang instant portfolio. Kung ano yung ginagawa mo sa mga social media accounts mo, yun na rin ang pwede mo ipakita sa kanila. And pag nag-grow ka, no doubts, hindi ka na pagdududahan, at kung aligned yung niche mo sa niche ng pinaka-client mo, no doubts, makukuha mo siya right away kasi nakikita na nila yung ginagawa mo sa social media na yun din ang kailangan nila sa social media nila. So you will get that client right away. Number two, credibility. Why? Because they know that you're practicing what you are offering. Ang dami dito, okay, nagsasabi, nagka-claim na ganito kaya kong gawin, pero sa kanila mismo hindi naman nila ginagawa. Hindi naman nila na-achieve yung mga ganito. Diba? Yung kiniklaim nilang mga results, hindi naman nila ina-achieve alone. Okay? Templates will not work, guys. Exposure and experience and impact ang magpapa-oo sa clients mo. Number three, okay, you are confident with that skills talaga. Kunwari, ikaw ay magaling sa video editing at yun ang ginagawa mo. Kunwari, vertical short form videos ka. Kung yan ang hinahanap ng kliyente mo, then sobrang easy na sa'yo kasi alam mo na kung paano gawin. You've been doing it all your life. Ang daming tatanong sa akin, Jam, paano ko magkaka-confidence? Paano pag-interview, hindi ako kinakabahan? Die. Ang ano talaga dyan, guys? Ang sagot talaga dyan, mga beshi, is experience. Exposure. Kasi kung na-experience mo na matagal, confident ka sa lahat na sasabihin mo. Kung ano iba to sa interview na problema, kaya mo nang sagutin at kaya mong i-offer at kaya mong i-impact sa kanila because you've been doing it so many times over the years. Okay? So that is really important. Hence, ang sinasabi ko dito is do not fake your portfolios. Number one. Number two, spend time learning skills. Okay? Up skills. Huwag mo i-shortcut. Okay? Huwag magmadali. Okay, kasi ikaw din ang magbe-benefit dito. I know may mga groups free training. Guys, don't do that after after you get hired or after you close a client. Do that before you apply. Build your portfolio. Practice. Invest. Ganon, mga beshi, no? So guys, it takes time. Kung nasa full-time job ka pa at gusto mong mag-escape dyan, dahil gusto mo yung life namin as freelancers, guys, it's not that easy. Pero I'm not saying walang pera dito, madaming pera dito, pero pag hindi ka naman, kung yung foundations mo ay hindi talaga pasok or hindi talaga matibay or strong, beshi, hindi ka tatagal dito, babalik ka din dyan sa full-time job mo. Or matagal ka dito nakatenga or makakakuha na client na para sa'yo na talagang kaya kang i-hire with the right price for you. No? Wala pong instant money dito. Ang labanan po dito ay skills, knowledge, and experience or exposure. So if you don't have that yet, you don't even have the equipment, do not leave your full-time job. Use this time while on your full-time job to actually learn all the things that you can learn, invest in courses, and after that, apply it, okay? You apply it to yourself. Unang-una, apply it to yourself, build that, gain this experience and exposure, build that portfolio, and then apply for a part-time job, okay? Get that client, part-time client, parang 2 hours more than your daily hours of work. And then, yun! Until such time na nakaipon ka na for your own equipment and all, tas kaya mo nang nakapag-ipon ka na for your emergency funds, pwede ka nang umalis ng kumpanya mo, transition right away. And at least meron ka na isang solid na client and you still have money and that time to actually look for more clients. May pupuno yung pera or yung monthly income goals mo. Okay, so ganun siya guys. There's no shortcut to freelancing. Yung mga sinasabi nila online na, oh my gosh, 6 digits, no experience. It's a trap, guys. This is just their way to get leads. Okay? Kapag bumagsak ka dyan, hindi ka nila tutulungan. Okay? So ingat-ingat and enjoy the journey. I'm rooting for everyone and I'll see you guys on the next episode. Bye!